Yes, Lord, we live up our mouth to answer Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Expect great things from God. Truly, this year is a year of great blessings and promotions for us. We will experience great things from the Lord that we have never experienced before. See from God great things that we have never experienced in our entire life. Truly, the Lord is faithful to all His promises. Even though we are not faithful, He shall remain faithful to all His promises. Sa lahat po ng mga naniniwala na ang taong ito ay tago ng pagpapala para sa ating lahat, itaas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Una'y natapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi siya kagaya ng tao. Maaari ang tao ay hindi maging tapat. Pero ang Diyos ay mananatiling tapat magpakailan-kailan maman. Mararanasan natin, makikita natin, marinig natin ang mga dakilang bagay na hindi pa natin naranasan sa tanang buhay natin. Ipaparanas sa atin ng Diyos ang matinding kaginhawaan. Ipapahamak sa atin ng Diyos ang matinding kayamanan. Ipapamahala sa atin ng Diyos ang matinding kasaganaan. Kaya humanda tayo at ito ay ating ipagpasalamat sa Panginoong Diyos na buhay. God will allow us to experience great blessings and promotions. He will allow us to manage great wealth that comes from the Lord. Experience the great goodness of our God. Hallelujah! Pura masirin niya na ramahanda, lakyat na ramahanda. Yes, Lord. O, naranasan na po namin. At patuloy po ako namin mararanasan ito, Panginoon. We need already experience by God. Your great blessings and promotions. We are ready, Father God, for more of your blessings and great blessings and promotions. Truly, Lord, sa amin ang Panginoon, kumanda tayo. Tayo ay magta-travel from one place to another. From one province to another. And from one nation to another nation. Truly, tayo ay magta-travel. Hallelujah! At this time, let me prophesy sa muli mong paglalas ng Pilipinas. Ang pinapangarap mong pag-ikot na buong mundo, mangyayari na ngayon. Pinangarap mo na ito ng ilang beses at maraming beses. At ang sinasabi mo, Panginoon, naranasan ko na ang kabutihan mo. Kailan mo ulit mararanasan ito? Kailan muling mangyayari ang magaganap? O kailan mo maahawakan ng mas malaking salamin? Kailan mo mas mararanasan ng mas matinding kasaganaan? Kailan mo mas maiiikot ang buong Pilipinas at ang buong mundo? At sinasabi ko sa inyo ngayon bilang totoong propeta ng Diyos sa huling panahon na ito, ngayon na, mangyayari na ito at managanap. Lalarigan muli at lalawakan muli. Lalakasan muli. Ang business mo ay magkakaroon na ng mga brand.
sa iyo. Ako mismo ang gagawa ng dakilang mga bagay na ito. Sa kamay pala namang pwede gumawa ng tumutiyan ko lang at ang sabi ng Panginoon niyo sa buhay. At ipapakita ako mismo sa iyo ang katangharap ng mga bagay na hindi mo pa naiintindihan at hindi mo pa naunawaan. Huwag mong tingnan ang mga nakakaliligaw at nalihis ng landas. At ito ang sabi ng ng ating mga classmates,
ng ating mga kaibigan at mga kapitbahay kung hindi ang pag-alaya natin ang Diyos ng mas mataas sa pag-aalay ng buhay. God desire all the peoples of the earth, especially our friends and classmates and relatives and teachers and students, especially our loved ones, to be saved and also to give our best to Jesus. Kaya sa oras na ito, habang tayong lahat ay nakayam at nakapigil, narinig po natin ang prophecy ng Panginoon. Ang mga nag-reject sa pag-prophecy ay darating sa kanila ang matinding sakit at ang kamatayan. Nasampulan na nga ang marami. Pero samantalang maniniwala at maniniwala, iikutin natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo na napakabilis at napakadali. Mas malaking kayamanan, mas malaking blessing at promotion ang mararanasan kayo. Sa oras na ito, mag-renew tayo ng mas malalim na commitment sa Panginoon. Yes, Lord, maging lahat ng mga nabibinig at nanonood, i-offer natin ang mas malalim ang ating buhay sa Diyos. Ito ang malalim na bigaya ng buhay. Makaala nila yung first fruits, gawa-gawa lang yan. Bakit walang first fruits noon? Bakit walang first fruits sa ibang church? Wala naman sa apostolic book kasi yung mga yun eh. Hindi naman mga people of God, hindi naman mga people of destiny yung mga yun eh. Kaya hindi mo talaga pwede ikumpara. Mga sila ay dapat makahating sa apostolic book of the Holy Spirit. Challenge ng buhay. Kaano man ito kasakit, tanggapin natin ito ng malalim sa ating puso at mas magmamasa mananampalataya. Tingnan natin yung nagtayo ng sarili nilang Church of Fellowship. Tingnan natin yung mga binanatan ng lingkod na Diyos at ang Kingdom of Jesus Fellowship. Tingnan po natin silang lahat kung nasaan sila ngayon. Sa una lang sila magaling magsalita. Sa una lang silang pagaling magpo sa FB. Pero tingnan mo sa darating na panahon ang magiging buhay nila. Hindi ang pinag-uusapan yung sila'y matapang kaagad. Ang pinag-uusapan dito, saan sila nakarating at saan sila makakarating. Pinag-uusapan dito. Bisa nagsasabon lang ibu-ibu tayo. Pumatawagin na tayo ate blayon. Because we don't want to say anything against them. We choose to forgive, not to hold grudges in our hearts. Pero isa-isahin po natin kailang lahat simula ng unang panahon. At ang marami matapos magsakit ng masalita, mga masasakit na salita, dumating ang panahon, tinahanin din ang lahat ng kanilang masakit na salita. Kaya sa oras na ito, sabihin mo sa Panginoon, Lord, marami pong salamat. Ang promosyon ay para sa akin at sa aking mamamahal sa buhay. Ako po si Jose na ulit panahon ito. Dadalhin mo sa mas mataas na kalagayan upang gamitin mo akong instrumento at iparana sa aking mamamahal sa buhay maging sa lahat ng tao sa buong mundo
ang iyong pagliligtas at ang iyong kabutihan. Kung magkagayon ng ilang Diyos, tanggapin mo kung muli ang aking buhay. Inayaalay ko ang puso. Ikaw po ang masunod sa aking buhay. Hindi ang sino. Hindi rin si Satanas. Kundi ikaw po. Inayaalay ko ngayon sa akin, sa iyo ang aking buhay. Nang totohanan, gamitin mo po ito para sa iyong karangalan. Salamat po sa parangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus.